ganito, Lord God. Lord, kami magbubuhos, Panginoon, ang pasasalamat namin sa inyo, Lord God. At Lord, iaalay namin sa inyo, Panginoon, kung ano man ang mga iniisip namin, mga bumabagabag sa amin, Panginoon, sa oras na ito, Lord God, ay sinasantabi namin yon. At kami ay magpupuri at magpapasalamat sa katagumpayan mo sa aming buhay. Maraming salamat, Lord. Pwede ba natin bigyan ng malakas na papuri, pasalamat, Lord, we praise you today, Lord God. We honor your name. Lord, sabi nga sa kanta na ito, binibigay na namin sa inyo aming mga lalahanin at kayo ang nagpapalit ng kagalakan sa aming puso. Open the eyes of my heart.
continue to worship the Lord. Let's meditate on His goodness in our life. Thank you, Lord, for You are unchanging God. For Your unconditional love towards us, Lord. We thank You, Lord God. We are grateful, Lord. All my days I've been held in Your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life You have been faithful. All my life You have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love Your voice. You have led me through the fire. You are close like no other. I've known You as a father. I've known You as a friend. And I have lived in the goodness of God. You are so, so good in our life, Lord.
worship you, Lord. Lord, we love you, Lord God, and we need you in our life, Lord. Paano na lang ang buhay namin, Lord, kung wala ka, Panginoon? Kami ay lubos nagpapasalamat, Lord, dahil nakatagpuhan namin, Panginoon. Na kami nagkaroon ng pag-asa, na nagkaroon ng direksyon ng aming buhay, Panginoon. Salamat, Lord. Jesus, lover of my soul, Jesus, I will never let you go. You've taken me from the miry clay, you've set my feet upon the rock, and now I know. Jesus, lover of my soul, Jesus, I will never let you go. You've taken me from the mire clay, you've set my feet upon the rock, and now I know. Isagalit manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa oras na ito dahil binigyan mo kami ng oras para lahat kami ngayong umaga ay magising at maipahayag namin ang aming pasasalamat sa inyo. Lord, thank you so much for all the blessings that we receive from you, from small things up to big things. We thank you, Lord. Salamat po for waking up us, Lord, this morning. Thank you. Thank you so much, Lord. Thank you for the opportunity. Thank you, Lord, for the healing. Thank you, Lord, for the financial freedom. Thank you, Lord, for the financial blessings. Thank you, Lord, for the spiritual growth. We thank you, Lord. We love you. We honor you this day. Heavenly Father,
We declare your goodness and we declare our thanksgiving to you, Lord. Heavenly Father, thank you so much, Lord. We lift up everything to you, for this day is yours. In Jesus' mighty name, everybody say, Amen. Amen. Pwede na po tayo makaupo, mga kapatid. Magandang umaga ho sa inyo lahat, mga kapatid sa Panginoon. Isang mapagpalang araw po. Tingnan nga ho ninyo yung katabi ninyo kung masaya siya na katabi niya kayo. Ay, nakita ko ulit si Nanay Lucy ah. Magandang umaga, magandang umaga. At si Nanay Miling, Carmel, kalimutan ko na. Si Nanay Carmelita, oo Nanay, magandang umaga. Kuya Narge, magandang umaga. At sa ating lahat, kila Kuya Omeng, at sa mga kapatid natin doon sa Habang Parang, magandang umaga ho sa inyo. Kay Kuya MJ na nandito, magandang umaga. Magandang umaga po sa inyo lahat at sa mga teachers at Nanay Jing, nandito din, magandang umaga ho sa inyo. Alam niyo ba mga kapatid, bakit kayo nandito ngayong araw na to? Have you ever asked why? Bakit kayo nandito ngayong araw na to? Alam ba ninyo bakit nandito kayo? Para magpasalamat sa Diyos. All of us has this responsibility. Meron tayong responsibilidad doon sa Diyos na nagpapala sa atin sa araw-araw. Every morning when the Lord waking up us, nagpapasalamat na kagad tayo sa Diyos. Napakabuti ng Diyos sa akin. Napakabuti ng Diyos sa akin. Napakabuti ng Diyos sa akin. All of us one day, haharap tayo sa hukuman ng Diyos. All of us, haharap tayo sa Kanya. Marami ang sisigaw, many will scream and say, Lord, have mercy. But sabi nga natin, lahat, it's too late. We have the time, meron pa tayong oras. Meron pa tayong pagkakataon na lumapit sa Kanya. 6 days belongs to us. Kagabi, naalala ko. Hindi ako mapakali. Nice ko talagang paalalahanan yung mga kapatid, kahit na gabi na. Pagkatapos namin mag-practice dito, pag-uwi ko sa bahay, nag-vlog pa ako ng konti. Sabi ko, mga kapatid, isang paalala lang po, ang 6 na araw ay inyo. Pero ang isang araw ay ilaan natin dapat sa Diyos. Kapag pumasok kayo ng Linggo, pag naghanap buhay kayo ng Linggo, hindi kayo yayaman. Bagkos kayo ang mahihirapan. Sapagkat kinalimutan mo yung Diyos na may hawak ng gripo ng pagpapala sa'yo, sinahuran mo lang pero walang tutulo. Mga kapatid, palakpakan ninyo yung mga sarili ninyo sapagkat nandito kayo ngayon. Ayan. Bago po ako magsalita, mga kapatid, meron akong ipaparinig sa inyo na kanta. Pakinggan na lamang ninyo kasi medyo late ko na rin ito nahabol kay Ate Jaisel. Ang title po nito is Thank You Lord. I Thank You Lord. Kasi ang topic ko po ngayon is about thank you. Now, how important to express gratitude to God. How important to express your gratitude to God. Gaano ba ka-importante yung pagpaparamdam mo sa Diyos ng pasasalamat mo sa Kanya? Marami ang mga tao natutulog pero hindi na nagigising. Pero salamat sa Diyos, kaninang umaga, ginising niya ikaw. Tinapik ka niya, gising na, sasamba ka ngayon sa akin. Kaya magandang umaga sa inyo mga kapatid. Pakinggan niyo muna, sayang nga at wala yung video. Pero pakinggan niyo po yung message nito. Because ang nasasabi nito, I thank you, Lord. I thank you, Lord. I think
Amen. Thank you, Lord, for the trials that comes my way. Alam niyo, mga kapatid, isa sa pinakamahirap magpasalamat sa Diyos kapag bukas wala ka ng trabaho.
isa sa pinakamahirap magpasalamat sa Diyos pag bukas sinabi ng doktor sa iyo, malala yung sakit mo. Pero you still need to say, thank you, Lord, for the trials that comes my way. Salamat po sa iyo, Panginoon. Gaano kasarap ang pinaghahandaan ka kapag may birthday? Ang sarap-sarap ng pagkain doon sa harap ng lamesa ninyo. May mga balloons pa. Kahapon, birthday ng mother ko, naalala ko siya. At sabi ko doon, ma, wala akong maisip. Di ko alam kung paano ko sisimulan. No? At wala rin ako masabi. But sabi ko, a very small word saying thank you is enough para sabihin ko sa iyong maraming salamat. Sa mga anak, when was the last time that you say I love you to your parents? Kailan mo huling sinabi na mahal mo ang iyong magulang? Kapag ka lumabang papasalamat ka sa Diyos, kapag ka na-encounter mo na yung near-death experience nung munti ka ng mabangga, munti ka ng madisgrasya at maaksidente, sinasabi mo, Lord, thank you, nakaligtas ako. But every morning that the Lord tends to wake you up, we need to say, Lord, thank you for another day. Every day you will see, nakakakita ka, nakakarinig ka pa, nakakalakad ka pa, nakakapag-isip ka pa ng maayos. And that's it, mga kapatid. All you have to do is just to say, thank you, Lord. Thank you. Thank you for the physical strength. Thank you, Lord, for wisdom. Thank you, Lord, for taking care of my family. Thank you, Lord, for every food that we eat. Thank you, Lord. At ang isang Kristiyano po, mga kapatid, dapat marunong siyang magpasalamat sa Diyos. Tignan niyo kung ano yung sinabi ni King David doon sa Psalms chapter 92, verse 1 up to 5. Ganito po ang pagkakasabi. Ang magpasalamat kay Yahweh ay mabuting bagay. Umawit na lagi, purihin ang ngalang kataas-taasan. Pag-ibig niyang wagas ay tapat. Ihayag niya kung bukang liwayway. Pagsapit ng gabi, ang katapatan niya ay ihayag din naman. Ito'y ipahayag sa saliw ng alpa, tugtuging salterio, sa magandang himig ng tugtuging lira, ipahayag ito. Ako'y nagagalak sa iyong ginawa na kahanga-hanga. Sa lahat ng ito, ako ay umaawit dahilan sa tuwa. O pagkadakila, kay dakila, Yahweh ng iyong ginawa. Ang iyong isipan ay sadyang mahirap naming maunawa. Ito po ang Diyos na ating pinapasalamatan ngayong umagang ito. Siya po yun, mga kapatid. Siya po yung Diyos na gumigising sa atin araw-araw. Napakadakila ng Diyos sapagkat hanggang ngayon, kapiling pa natin ang ating mga magulang, kapiling pa ninyo ang inyong mga magulang, kapiling pa ninyo ang inyong mga anak. Mga kapatid, ang magpasalamat sa Diyos ay isang napakabuting bagay. We should live life of thanksgiving all the time. Sabi po ng Psalms 92 verse 1 up to 5. Kailangan daw, we should live life of thanksgiving sa lahat ng oras. God uses sacrifices for thanksgiving during the Israelites' time. Alam niyo ba mga kapatid, nung nilabas ng mga ng Diyos ang bansang Israel sa Egypt, tuwang-tuwa sila. Kinatanggap ng Diyos yung mga sakripisyo na inaalay ng mga Israelites sa kanila. Israelites offer sacrifices every morning, every evening. They say, thank you, Lord, every morning, every evening. They say always, thank you, Lord. Dear God, maraming salamat po sa iyo. They honor God. Sabi nga, they honor them as the source of everything. Ikaw, gaano mo kadalas pinapasalamatan ang Diyos? Gaano mo siya kadalas sinasabihang, salamat po, Panginoong Diyos. Salamat po sa aking buhay. Salamat po sa aking mga anak. Salamat po dahil malakas po ang aking katawan. Salamat po dahil may trabaho pa po ako. Salamat po dahil nakita ko pa po ang mama ko at ang papa ko. Marami pong salamat sa inyo. Lord, masasabi natin sa Kanya kapag meron kang intimate relationship sa Kanya, hindi mo makakalimutan sabihin sa umaga, Panginoon, napakabuti mo sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyo. Kadalasan, gaano mo kadalas sabihin sa isang araw, thank you, Lord. Yung sabihan mo na thank you, Lord, kasi ikaw ay Diyos ko, ibang usapan na yon. Lord, thank you kasi ikaw ang Diyos ko.
Hindi pera ang Diyos ko. Hindi material na bagay ang Diyos ko. Hindi pamilya ang Diyos ko. Lord, Ikaw ang Diyos ko. Kaya ngayong umaga, sasamba ako sa iyo. You see, mga kapatid, if the person is not grateful, you say you are not the source of my blessing. Pagka ikaw hindi ka nagpapasalamat sa Diyos, o sabihin natin hindi ka grateful sa kanya, you say that you are not the source of my blessing. I can make these blessings on my own. Being thankful, be a part of our life. How do Israelites express their thanksgiving to the Lord? They sang songs to God. Ano pa po? They sing hymns. They use instruments. They gave the harvest, as a portion of harvest para sa Diyos. Ano pa po? They prayed. No? They thanked God. Alam nyo sa mga Israelites, praying and thanksgiving or thanking the Lord is the major issue during the days of Israelites. Napakalaking issue sa kanila ang pagpapasalamat sa Diyos. Alam nyo mga kapatid, kapag hindi tayo nanalangin, Ate Jaisel, meron ba tayo dyan when we don't pray? Ganito ang mangyayari po sa atin mga kapatid. Kapag hindi tayo nananalangin sa Diyos ng isang araw, ng araw-araw, o ng isang linggo, o ng isang buwan, o ipinamuhay na natin ang Diyos, ang bagay na hindi tayo nananalangin sa Diyos, ano kaya ang ibig sabihin nito kapag hindi tayo nananalangin para sa Diyos? TJ Sir, ready na po? Wala pa? Okay, babasahin ko na lang po. Sabi po dito, mga kapatid, when we don't pray, we try to finger out, we are trying to pointing out our fingers in the front, in the face of the Holy Spirit. And we say, sinasabi natin, when we don't pray, we finger out our fingers to Holy Spirit. When we don't pray, we say, God, I don't need you today. When we don't pray in a day, we say, Lord, I don't need you today. Pag hindi ka nananalangin ngayong isang araw, hindi ka nananalangin, sabi mo, ang ibig sabihin mo, Lord, kaya hindi ako nanalangin sa iyo kasi hindi kita kailangan. When we don't pray in a week, sa isang linggo, we are saying to God, Lord, oh God, I can handle this without you. Kaya hindi ako nananalangin sa iyo ng isang linggo. And when we live without prayer, pag tayo ay nabubuhay nang hindi tayo nananalangin o hindi tayo nagdadasal, we are trying to say to the Lord, Lord, I can handle everything. Lord, I can handle everything because of my strength, because of my knowledge, because of my wisdom. Kaya hindi ako nananalangin sa iyo kasi kaya ko naman. And that is the reason why, mga kapatid, yan ang reason bakit ang mga tao maaari siguro hindi sila nananalangin. Alam nyo, mga kapatid, ang pananalangin ay isang tanda ng pasasalamat natin sa Diyos. How do we express our thanksgiving every day? We sing song, we eat fellowship together, we get together and come to worship service, pupunta tayo sa mga Bible study natin, sa mga prayer meetings natin. Ginagawa natin ang lahat ng ngayon, no? Tanda ng ating pasasalamat sa Diyos, mga kapatid. And ano ba ang ibinibigay na privilege nang maging mapagpasalamat sa Diyos? Tignan nga po natin to. Bibilisan ko lang po. Ano ho ba ang mga pribilehiyo kapag ang isang tao ay nagpapasalamat sa Diyos? Number one. Number one, He chose you before the foundation of the world. Bago pa ginawa yung mundo, pribilehiyo pala natin, pinili ka na pala niya. Number two, we are eternally secured. Amen. Bakit ho? Kasi tinanggap natin si Jesus. That's a privilege po kapag tayo po ay nananalangin sa Diyos. Number three, we have the gifts of the Holy Spirit. Love, joy, peace, fruits, no? Fruits or gifts of the Holy Spirit. Number four, we are sealed by the Holy Spirit. Kapag ang isang tao nananalangin sa Diyos, meron siyang selyo ng banal na Espiritu. Number five,
Kapag nananalangin tayo sa Diyos at nagpapasalamat tayo sa Diyos, we have this intimate relationship with Him. Kapag tayo ay nagpapasalamat sa Kanya. Number 6, we have the peace of God. Alam nyo, para malaman ninyo na ang Panginoon ay nasa sa inyo, meron kang peace of mind. Yan ay hindi kayang bilin at kayang ibigay ng mundo. Number 7, kapag tayo nagpapasalamat sa Diyos, we have this unconditional love of God. Meron tayong unconditional? Walang condition na pag-ibig ng Diyos sa atin. Walang if. Walang, I will bless you if. I will heal you if. Wala nun. Basta sinabi niya, I love you, I love you, I love you. Number 8, pagka nagpapasalamat ang isang tao sa Diyos, moment by moment, we live in His presence. Kapag nagpapasalamat ka sa Diyos, you express your thanksgiving to God, moment by moment, we live in His presence. Number 9, He provides your need. No? Kapag nagpapasalamat ka sa Diyos, patuloy na pinoprovide kasi ng Diyos ang pangangailangan mo. Kapag nagpapasalamat ka sa Diyos, you have the divine protection of God. Number 11, we will be resurrected one day, mga kapatid, pag ikaw ay nagpapasalamat sa Diyos at naaalala mo siya. Number 12, we are forgiven. Papatawarin tayo ng Diyos sa lahat ng ating mga ginawang kasalanan. Number 13, meron tayong eternal home pag tayo po ay namatay na at bumalik na sa Panginoon. Meron tayong destination. Ang destination natin is heaven. Number 14, we have the Word of God. Ito po ang magpapatunay kapag ang isang tao marunong magpasalamat sa Diyos, meron po siyang sabihin na nating salita ng Diyos sa kanyang puso at sa kanyang buhay. Ngayon, mga kapatid, nakita natin ang pribilehyo na meron tayo. Nakita natin ang privilege ng isang taong mapagpasalamat sa Diyos. Ano naman ang maaaring maging epekto sa buhay ng isang Kristiyano kapag ang isang tao marunong magpasalamat sa Diyos? Ang impact of a thankful heart para po sa atin. Number 1, pinapanatili nito na tayo ay palaging alisto, no? Palaging alisto. Keep us continually aware, no? No? Na tayo ay dapat lumalakad sa kanyang presensya na nagdudulot sa atin ng isang maka-Diyos na pamumuhay. Kapag tayo ay nagpapasalamat sa Diyos, aware tayo na dapat ang Diyos naman araw-araw ay nakamasid sa iyo. Nakatingin siya sa iyo kung ano ang ginagawa niya. Kaya alam niya kung paano mo ipinamumuhay yung nababasa mo every morning pag nagde-devotion ka. Kapag sa gabi, nananalangin ka. Alam niya kung paano mo ipinamumuhay ang salita ng Diyos. Number two, it motivates us to look for His purposes in everything that He allows in our lives. Minomotivate niya tayo na makita natin ang mga plano, mga purpose niya sa ating buhay. Pinapakita niya, yan ang isang epekto ng isang mapagpasalamat na puso sa Diyos. Pinapakita na kagad ng Diyos, no? Number 3, help us bring our will into submission. Nagpapasakop tayo sa Diyos. Kapag ang isang tao marunong magpasalamat sa Diyos, alam niya na nagpapasakop siya sa Panginoon ang lahat-lahat sa Kanya na mga pinaplano, mga bagay na iniisip pa lang niya, ipinagpapasakop niya na kagad sa Diyos. No, when we are suffering pain or loss, alam din ng Panginoon yan, sabihin natin sa Kanya. And that is, alam nyo, sabi ko nga sa inyo kanina, ang isa sa pinakamahirap magpasalamat sa Diyos, yung bukas wala ka ng trabaho. Yung bukas wala na kayong kakainin. Yung bukas mabigat na yung problema mo. Pero, nagpapasalamat ka pa rin sa Diyos. Lord, bukas, pangmatrikula ng anak ko, wala. Pero thank you, alam ko, nakikita mo ang bagay na ginagawa ko sa iyo. Salamat pa rin po sa iyo, Panginoon. Bukas, Lord, putol na yung ilaw namin. Pero thank you, Lord. Bukas, magpapasalamat pa rin ako sa iyo. Kahit sardinas na yung ulam namin, okay lang, Lord. Magpapasalamat pa rin ako sa iyo. 10 kami kakain. Isang sardinas. Thank you, Lord.
Walang alam kung magkakasya yun. Pero salamat sa Diyos. At pang-apat, continually thanking Him. Keep us consciously aware that God is in control. Tatandaan natin, mga kapatid, yung patuloy nating pagpapasalamat sa Diyos, pinapanatili nito yung atin pong isipan na tayo ay sabihin natin ang Diyos ay nasa ating pa rin kalagitnaan at kinokontrol pa rin niya ang ating kalagayan. At kahuli-hulian, meron pa pala, panlima, remind us of our continuing dependence of Him. Kapag ang isang tao marunong, o ang epekto ng isang tao na merong mapagpasalamat na puso sa Diyos, ipinapaalala niya na siya ay dapat laging nakadepende lang sa Diyos. Kung ano yung mga bagay na gagawin mo, nakadepende ka sa Diyos. Diyos, hindi ako magaling, hindi ako marunong, umaasa lang ako sa iyo. Tulungan mo po ako. Lord, mahina po ang kita ngayon ng tindahan. Lord, pasensya ka na po, pero salamat po sa iyo. Nakadepende talaga ako sa iyo. Ikaw magbibigay sa akin ng customer, kahit pasarado na ako, malapit na ako magsara, alam ko magpapadala ka pa ng mga customer sa akin. Alam ko, Lord, hindi mo ako pababayaan. Nakadepende ako sa iyo. God wants, sabi nga natin, God wants gratitude to be the primary motive about everything that we do. Everything about thanksgiving. Dapat marunong tayo talagang magpasalamat sa Diyos. Kung ibang tao nga, binigyan ka ng trabaho, pinapasalamatan mo yung taong nagbigay sa iyo ng trabaho. How much more yung Diyos na nagpaalala dun sa tao na nung nag-a-apply ka pa lang, inilagay ng Diyos sa isip niya, tanggapin mo yan. Bumili ka dyan sa tindahan niya. Dyan ka magpunta. Yan yung taong itinuturo ko sa iyo. Puntahan mo siya. Amen ba, mga kapatid? Ngayon, mga kapatid, what is a thankful heart? Ano ba ang isang mapagpasalamat na puso? Ano ang sabi? Ang sabi dito, a thankful heart, it is a heart full of gratitude for the blessings that God has done and continues to do in and through our life. It is the difference between a negative and positive attitude. It is a heart full of gratitude. Isang puso na punong-puno ng pagpapasalamat. No? Sa lahat ng mga biyaya, sa lahat ng mga pagpapalang ibinibigay niya sa iyo, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. No? At ito ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama. Pagkakaiba ng hindi mabuti o sabihin natin negative at saka positive. Kapag hindi mo nadadama na hindi ka nagpapasalamat sa Diyos, parang sinasabi mo nga sa Diyos, Diyos, alam mo kung bakit ako hindi nagpapasalamat sa iyo? Eh kasi ako naman ang kaya naging mataas ng negosyo ko, kung bakit naging maganda tong negosyo ko, wala ka doon. Ako ang nagpuyat, ako ang nag-aral, ako ang nagpakahirap dito. Wala ka naman eh. Kaya ka hindi nagpapasalamat sa Diyos. Ganyan po ang isip ng mga tao noong unang panahon, yung mga humanist nung araw. Magkaiba po yung godly person at saka yung humanistic person. Yung humanistic, mga taong nakapag-aral, mga tao na matataas ang pinag-aralan, they keep on saying, there is no God. Yung mga agnostics, walang Diyos. Kung merong Diyos, sabi niya, kung merong Diyos, bakit hindi niya ako tinulungan nung naghihirap ako? Ngayon, magandang-maganda na yung negosyo ko. Ako ang nag-aral. Ako ang nagpakahirap. Ako ang gumising ng madaling araw. Ako ang lahat. Nasa ng Diyos doon? Sabi ng mga humanistic. Wala. Pero sa atin na marunong magtumanaw ng utang na loob sa Diyos, alam mo na yung negosyo mo galing sa Diyos. Alam mo yung anak mo kung bakit magaling at walang sakit? Utang mo yan sa Diyos, wala kang pambayad sa Kanya. At kung meron kayong kinakain ngayon, at masarap o hindi man masarap, dahil yan sa Diyos na nagbibigay ng lahat ng kailangan mo, wala kang pambayad sa Kanya. Amen ba mga kapatid? Wala tayong pambayad sa Kanya. Sabi nga ho mga kapatid, ano po ang sabi ng 2 Corinthians chapter 4, verse 15-16. Sabi ni Paul, ang lahat ng pagtitiis ko ay para sa kapakanan ninyo upang sa pagdami
ng mga nakatanggap ng kagandahang loob ng Diyos, lalo pang dumami ang magpasalamat sa ikaluluwalhati niya. Kaya't hindi kami nasisiraan ng loob na kahit na humihina ang aming katawang lupa, patuloy namang pinalalakas ang aming espiritu araw-araw. You see, mga kapatid, ang lahat ng pagtitiis ko, sabi ni Paul, ay para sa kapakanan nating lahat. Bakit? Sa pagdami ng mga nakatanggap ng kagandahang loob ng Diyos, lalo pang dumadami ang magpapasalamat sa Kanya. Tayo ba, mga kapatid, nagiging blessing ba tayo sa ibang tao? Alam nyo ba kung bakit kayo binibless ng Diyos? Para kayo maging blessing din para sa ibang tao sa ikapagpapasalamat nila sa Panginoon. Amen ba, mga kapatid? Ngayon, tanong ko, bakit pag pumupunta tayo sa church, we expect a lot. Pupunta ako sa church para tumanggap ako. Para tumanggap ako sa Diyos. Mali, mga kapatid. Hindi tayo dapat ang tumatanggap. Dapat, kapag pupunta tayo sa simbahan, ang iisipin natin, ang Diyos dapat ang tatanggap ng mga pasasalamat, ng ating papuri at pagsamba. Hindi tayo ang tatanggap. Bonus na lang. Bonus na lang kapag tayo nakatanggap. Pero ang dapat, ang primary motive natin, ang Diyos ang makatanggap ng highest praise mula sa'yo. Ang pinakamataas na papuri galing sa'yo, ang matanggap dapat ng Diyos. Alam niyo ba bakit ako nagpipreach dito ng ganito? Hindi naman dahil para sa inyo eh. Nagpipreach ako rito, nagpapagamit ako sa Diyos dahil mahal ko yung Diyos. Yun ang nagmo-motivate sa akin, mga kapatid. Alam nyo, mga kapatid, today, just like the 10 lepers sa 10 ketongin, isa lang ang bumalik na magpasalamat sa Kanya. All the 9 are in gratitude o walang utang na loob. Ang sabi ng 2 Corinthians, dagdag ko lang po, 2 Corinthians 9:11 hanggang 12, pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. Ang paglilingkod ninyo upang tumulong sa mga kapatid ay hindi lamang makakatugon sa kanilang pangangailangan, kundi magiging dahilan pa ng nag-uumapaw na pagpapasalamat nila sa Diyos. Pwede bang palakpakan natin yung Diyos? Kaya ka blines ng Diyos. Sabi mo sa sarili mo, kaya pala ako blines ng Diyos. Okay, sabay-sabay po. 1, 2, 3, go! Para maging blessing sa iba. Purihin ng Diyos! Kaya pala tayo blines ng Diyos eh, mga kapatid eh. Kaya pala ginigising ka pa ng Diyos, kaya ka pa pinapakain ng Diyos, kaya iniingatan ka ng Diyos, kasi gusto ng Diyos maging blessing ka sa ibang mga tao, nang marami ang magpasalamat sa Kanya. Mga kapatid, sabi ho natin, today, just like the 10 lepers, marami ang mga tao ang thanklessness o hindi nagpapasalamat sa Diyos. As far as the common children forget to say thank you to their parents, ganun din po ang mga common na mga tao. Commonly, wala na rin pong hindi marunong nang gumalang ang mga bata halos ngayon. Wala nang po, wala nang opo. Ilan lang na lang sila. Sometimes we take for granted, no, the ways that others help us. Kinakalimutan natin yung mga tao na tumutulong sa atin. Hindi natin sila pinapasalamatan. And all of those things, above all, we fail to thank God. Above all, we failed to thank God. Higit sa lahat, nakakalimutan nating magpasalamat sa Diyos. Alam ba ninyo, mga kapatid, what is ingratitude? Ingratitude, yung hindi kawalan, o sabi natin, kawalang utang ng loob. Ati Jaisel, meron ba ako dyan? Ingratitude. Wala. Ingratitude is a sin, mga kapatid. Ang hindi mapagpasalamat o walang utang na loob ay isang kasalanan. Tulad ng pagsisinungaling, tulad ng pagnanakaw, tulad ng immorality. It is a sign of rebellion galing sa Diyos kapag hindi ka nagpapasalamat sa Diyos. Kapag hindi ka marunong tumanaw ng utang na loob sa Diyos.
It is a sign of rebellion. Pag hindi ka marunong magpasalamat sa Diyos. That is why, mga kapatid, an ungrateful heart is a heart that is cold towards God. Ang hindi marunong magpasalamat na puso sa Diyos ay isang pusong malamig sa Diyos. Kaya nga ho, mga kapatid, indifferent ang isang puso na hindi marunong magpasalamat sa Diyos. To His love and His mercy, it is the heart that has forgotten how to depend. We are on God for everything. Nakakalimutan mo na ikaw ay nakadepende lang sa Diyos. Mamaya, hindi mo alam kung anong oras ka mamamatay. Hindi mo alam, mamaya pala, pag uwi mo, magdidisgrasya ka, hindi mo na pala alam. Hindi ka na aabot pumasok sa bahay mo. Hindi mo alam. Kukunin ka na pala ng Diyos. Hindi mo alam. Hindi mo rin alam kung anong oras na lang ang natitira sa'yo. Hindi mo alam. Kung ilang oras na lang ang natitira sa'yo mula ngayon na nag-uusap tayo. Hindi mo alam. Na mamaya pala, pagtulog mo, bukas hindi mo na makikita yung araw. Pero hindi ka nagpasalamat sa Diyos. Nakalimutan mong pasalamatan yung Diyos. Mga kapatid, an ungrateful heart is a sin. It is a sign of rebellion. Mga kapatid, ano po ba ang mga bagay na dapat nating ipagpasalamat sa Diyos? Ano-ano po ba ang mga bagay na dapat nating ipagpasalamat sa Panginoong Diyos? Number one, thank God for the material blessings that He gives you. Ang unang-una dapat nating daw ipagpasalamat sa Diyos is that we need to thank God for the material blessings that we receive sa Kanya. In every situation, no? Sabi nga ni Paul, I learned the secret in every situation na meron ako. Yan po ay nakasulat sa Philippians 4, verse 12. Mamaya ako na lang mababasahin. Ayan pala. Sabi ni Paul, alam ko kung paano maghikahos. Alam ko rin kung paano managana. Natutunan ko ang mga sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap. Alam lahat yan ni Lord. Alam mo, Panginoon Diyos. Kaya nagpapasalamat ako, dapat magpasalamat tayo for all the material blessings na natatanggap natin galing sa Diyos. Number two, thank God for the people in your life. Dapat ipagpasalamat ninyo yung mga tao sa buhay ninyo. Sino-sino ho ba siya? It is easy to take people for granted. Napakadali po na baliwalain natin ang mga tao sa buhay natin. Madali pa po sa atin ang mag-complain para sa kanila, lalo kapag kagalit tayo. They do not, kapag hindi nila nami-meet yung mga expectations natin, galit na galit tayo sa kanila. Kanino? Sa asawa ninyo. Kanino? Sa mga anak ninyo. Kanino? Sa mga relatives ninyo. Kanino pa? Sa mga ibang mga tao malapit sa inyo, maging sa kapitbahay ninyo, galit na galit kayo sa kanila. Pero dapat magpasalamat at ipagpasalamat ninyo yung mga tao na nasa paligid ninyo. Alam nyo, nasabi ko nga doon minsan sa isang video, isang vlog na ginawa ko, at sabi ko, yung mga magulang ninyo, hindi kayo nagpapasalamat sa kanila. Yung mga lolo ninyo at yung mga lola ninyo, hindi nyo sila ginagalang. Alam ninyo, darating ang araw, yung mga tao na hindi nyo ginagalang, uncle, auntie, lola, lolo, mga pinsan, ate, kuya, ninyo, sila rin ang tutulong sa inyo pag hirap na kayo. Yung mga kaibigan ninyo na sinasabi ninyong kaibigan ninyong tunay, hindi nyo sila maaasahan. Babalik pa rin kayo sa lola ninyo na hindi mo pinapansin. Sa lolo ninyo na sinasabihan mo ng masasakit. Sa tatay mo na minumura mo pag nakatalikod. Sa nanay mo na gusto mo ng sabunutan. Sa kuya mo na minumura mo. Lahat sila. Pero alam mo, kapag meron kang mabigat na problema, at alam mo, kapag hirap na hirap ka na sa buhay at walang-wala ka na, sila pa rin ang pupuntahan mo at sila pa rin ang tutulong sa'yo. Sila pa rin yun. That is why you need to thank them. Pasalamatan nyo ang mga tao na yun. Number three, sino pa ba ang dapat nating pasalamatan? Thank God in the midst of trial and even in the biggest persecution.
Dapat kayo rin ay magpasalamat sa Diyos, sabi ng Panginoon, sa likod ng maraming trials. Ano po ang sabi dito po sa James chapter 1? Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo ay dumadanas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Lumalakas daw ang ating pananampalataya kapag dumadaan tayo sa mahihigpit na mga pagsubok. Sabi nga ho, all of us are no exempted from the some kind of trouble even to us as Christian because of the persecution. Yet, in the midst of trial, alam natin, we can thank the Lord kahit nasa gitna tayo ng mabibigat na pagsubok. As a Christian, we need to thank the Lord for all the blessings. Kahit masakit, okay lang. Lord, hirap na kami. Thank you, Lord. Ano po ang sabi ng... yun na pala, nasulat na. Sa number 4, Ati Jason, number 4. Thank God especially to His salvation in Jesus Christ. Yun na yun kanina, Ati Jason. Number 4. Thank God especially to His salvation. Sa Kanya pong pagliligtas sa atin. Alam nyo, mga kapatid, meron akong gustong sabihin sa atin. Sabi nga ho, some of us, tatandaan po natin that man's moral value is a failure na. Wala na po, bagsak na po ang morality ng mga tao. But remember this, mga kapatid, all of us one day, all ruler of the world, all the authority will come bow down to Him. And every knee will say, and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. Tatandaan natin, mga kapatid, our sins will be burned, will buried because of Jesus Christ did on the cross. Lahat ng kasalanan natin, inilagay na ng Diyos saan? Doon sa cross. Lahat. He was executed for you and me. He took your judgment. You won't ever have to go to hell. Hindi na tayo kailangan pumunta pa ng impyerno, sabi po ng Matthew 25. Ang impyerno ginawa ng Diyos para sa Diablo at sa kanyang mga kampon. Hindi niya to ginawa para sa atin mga anak, para sa atin na kanyang mga anak. Matthew 25 verse 41. Kaya tatandaan po natin mga kapatid, tatandaan natin ang isang tao na marunong magpasalamat sa Diyos, one day, isang araw, we will never go to stand in the judgment day of the Lord. At sasabihin na lamang ng Diyos sa iyo, my son, I love you. Sasabihin niya, good and faithful servant. Halika na, pumasok ka na. Alam kong pagod na pagod na pagod ka na. Salamat sa pagtitiis mo. Salamat sa paglilingkod mo sa akin. Salamat sa lahat ng mga bagay na ginawa mo para sa akin. Halika na, pumasok ka na at magkasama na tayong kakain. Mga kapatid, alam ba ninyo kung bakit kumakatok ang Diyos sa loob ng puso natin? In Revelation 3:20, dito na po ako magtatapos. In Revelation 3:20, ang sabi ng Panginoon, kumakatok ako sa labas ng inyong pintuan. Kung sino man ang dumidinig ng aking tinig, ako sa kanya papasok at magkasama kaming kakain. Revelation 3:20, kumakatok siya saan? Sa pintuan ng inyong pamilya. Kumakatok siya sa pintuan ng ating church. Kumakatok siya sa pintuan ng ating mga puso. Kung sino ang dumidinig sa kanya, papasok ako sa kanya at magkasama kaming kakain. Bakit kaya hindi pa sinabi ng Lord, Lord, ikaw na lang magbukas. Buksan mo na lang, tapos iligtas mo ako. Ikaw na lang magbukas. No, hindi pwede, sabi ni Lord. Ayokong makahadlang sa'yo. Eh kung papasok ako, hindi pala ako welcome. Sayang naman. Eh gusto ko yung will mo. Papasukin mo ako na gustong-gusto mo talaga akong papasukin dyan. Kaya alam mo, mga kapatid, we will not go to heaven because we are good. Hindi tayo papasok sa langit dahil mabuti lang tayo. Hindi. Hindi rin tayo papasok sa langit. We are not going to heaven because we work. We will not go to heaven because we pay. Hindi ho.
We are going to heaven because of what Christ did for us. Papasok tayo sa langit dahil merong ginawa si Kristo sa buhay natin. Iniligtas niya tayo at ang lahat ng kasalanan mo, dinala niya na. At ang kasalanan mo, hindi niya nakakalimutan kailanman. Hindi niya na aalalahanin pa. Hindi niya na uungkatin pa ang lahat ng ginawa mong kasalanan sa kanya kasi binayaran na niya na lahat yung kasalanan mo. Wala ka ba bang paraan para hindi ka magpasalamat sa Diyos? Bayad ka na. Kuya Omeng, your sin is fully paid. Sabi ni Lord. Stephen, your sins is fully paid. I paid it all. No debt. Wala na. Nards, bayad na. Ako na nagbayad niyan. Amen ba mga kapatid? Sabihin nga natin, thank you Lord. I am fully paid. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you Lord. We are fully paid because of you. Bayad na kami sa mga kasalanan namin. Pag namatay kami bukas, mamaya, sa isang araw, tinanggap ka namin, Lord, alam namin, one day, haharap kami sa judgment throne o white throne at sasabihin mo lang sa amin, good and faithful servant, pasok ka na. Because you are fully paid because of me. Amen! Thank you, Lord! Salamat sa Diyos! Kaya ho, mga kapatid, today is the day. Today is the day that the Lord has made. Let us rejoice. Let us rejoice for what has done for us. Sa mga anak ninyo, sa mga pamangkin ninyo, sa mga uncle at auntie ninyo. Let us say thank you, Lord, for all the blessings. Thank you, Lord, for the protection. Thank you, Lord, for my job. Thank you, Lord, for my friends. Thank you, Lord, for our pastors. Thank you, Lord, for our co-laborers. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Mga kapatid, hindi ko alam kung ano yung mga pinagdadaanan ninyo ngayon. Lahat tayo may pinagdadaanan ng mga problema o may mga bagay na nararamdaman tayo sa loob ng katawan natin. May mga bagay na nagbibigay sa atin ng sobrang alalahanin. Hindi ko alam. Pero alam nyo, alam ng Diyos lahat yun. Alam ba ninyo, hindi nyo pa nga natatapos hilingin sa Kanya. Alam niya na ang bigat ng dinadanas mo, Atenir. Alam niya na. Alam niya na, Eros, kung ano yung gusto mong hilingin sa Kanya. Alam niya ng Diyos yun. Alam na rin niya kung ano yung hihilingin mo sa Kanya para sa mga anak mo. Alam niya. Sa trabaho mo, alam niya. Hindi mo pa binubuksan yung bibig mo. Alam na ng Diyos at nakikita na ng Diyos ang laman ng puso mo. Kasi marunong kang magpasalamat sa Kanya. Dahil marunong kang tumanaw ng utang na loob sa Diyos. Kahit masakit yung katawan mo, kahit may nararamdaman ka, gusto mong sabihin sa Diyos, Diyos, ginising mo ako. Magpapasalamat ako sa iyo. Kaya ho, mga kapatid, nais ko pong sabihin sa inyo, ang magpasalamat sa Diyos ay isang napakabuting bagay. Hindi lang sa panahon na masagana tayo, magpapasalamat sa Diyos. Even in the midst of trials, even in the sickness, even when there is no hope, even there's no someone tutulong sa atin. All you have to do is remember that God is with us. And we need to thank Him every day. Lord, thank you. Salamat sa mga anak ko. Salamat sa nanay ko. Salamat sa mga kapatid ko. Salamat sa trabaho. Salamat sa magandang katawan. Salamat, Lord. Salamat sa iyo. Nakakakain pa kami. At salamat dahil ikaw ang Diyos namin. Mga kapatid, ang magpasalamat sa Diyos, huwag nating kakalimutan. Yan lang ang tanging paraan para maipakita natin sa Diyos na we are totally dependent to Him. Nakadepende na tayo sa Kanya. Worst comes to worst,
we need to express a grateful heart to God. Dapat na ipaparamdam pa rin natin sa Diyos na mahal natin siya at nakakapagpasalamat pa rin tayo kahit hirap na tayo. Panginoon, marami pong salamat for this wonderful message that you have given to us and how to say thank you, how to express our thank you, our thankfulness to you, Lord, our gratitude to you. Maraming salamat po. Alam ko marami kaming natutunan. Marami kang bagay na gustong sabihin pa sa amin. Marami kang gustong iparating sa amin kung bakit hindi kami dapat magtipid na magsabing salamat sa iyo. Thank you po sa iyo. Hindi. Kundi habang malakas ang katawan namin, nakakalakad, ang isip namin ay buo pa. Hindi pa patid, Panginoon, ang mga maalaala namin. Higit sa lahat, Lord, naririto pa at nakakausap ka pa namin. Panginoon, maraming salamat for all the things that you've done to us at sa mga gagawin mo pa sa buhay namin. Past, present, and future, maraming salamat sa iyo, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Tayo pa'y manalangin, banal na Diyos at mapagpala. Maraming salamat po, Panginoon. Sa oras na ito, salamat tunay, Panginoon, sapagkat kung wala po kayo, Panginoon, wala po kami dito. Kung kami man po ay nagtatagumpay sa lahat po ng hamon sa buhay, it is because only by your grace, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito dahil binigyan niyo kami ng pagkakataon na muli, Lord, makapakinig ng iyong salita na tunay po, nagbibigay po ng kalakasan sa amin at nag-strengthen, Lord, ang aming pagtitiwala at pananampalataya sa iyo. Lord, ang aming mga napakinggang salita na nagmumula sa iyo, Panginoon, na naihag sa aming kalagitnaan ay patuloy namin maging bitbit, Panginoon, maging sa paglabas namin sa bulubagang ito ng sagayon, Panginoon, ang bawat salita na aming napakinggan ay magkaroon po ng bunga sa buhay ng bawat isa sa amin at kami po'y tunay pong maging alulod, Panginoon, ng kaligtasan sa ibang tao dahil sila rin po ay magpapasalamat dahil sa mga bagay na ginagawa namin bilang pagpapasalamat po namin para sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Lord, kung paano, Lord, na iningatan niyo po ang bawat isa sa amin na makarating sa lugar na ito. Gayun din, Lord, dalangin po namin na sa aming pag-alis sa bulwagang ito pansamantala ay makarating din kami ng safe and sound, Lord, sa aming mga tahanan. Salamat din, Lord, sa buhay ng bawat isa, sa mga tao na tumayo sa iyong harapan na nagministeryo, Panginoon. Patuloy mo po na enhance pa po ang kanilang mga skills and talents, Lord, upang patuloy itong magamit para lamang sa iyong kalawalhatian. At sa bawat isa, Panginoon, na inuna po ang iyong katwiran sa oras nito, kayo po ang nakakaalam, Lord, ng lahat ng kanilang pangangailangan. Kayo po ang nakakaalam ng laman ng kanilang puso, Panginoon. Lord, abutin mo po ito ng iyong mapagpalang kamay. Abutin mo po ito, Lord God, ng iyong mapaghimalang kaanyuan, Panginoon, your attributes, Lord God. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. And as we depart this place, may the love of the Father, the grace of the Son, the Lord Jesus Christ, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us now and forever. And everybody says, Amen and Amen. Mali po tayo mawit sa Lord. Sabihin natin, salamat, Panginoon. Salamat, Lord. Aking mamastan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukati ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa Pili mo minsan ko.